Magandang balita sa gitna ng kaliwat kanang pagtataas ng presyo ng mga produktong petrolyo at LPG. Bababa po ang singil ng Meralco ngayong buwan. Bumaba kasi ng 24 centavos per kilowatt hour ang generation charge ngayong Marso. Gayunpaman, paalala ng Meralco, kailangan pa rin bantayan ang konsumo lalo ngayong summer. May report si Bernadette Reyes. Ngayong buwan ng Marso, bababa ng 24 centavos per kilowatt hour ang singil sa kuryente sa mga Meralco customer. Bumaba kasi ang generation charge o halagang binabayaran sa mga kumpanyang lumilikha ng kuryente. Kaya ang bahay na kumukonsumo ng 200 kilowatt hour kada buwan, bababa ang bayarin ng 48 pesos. There were less plants on outage during February. Tumaas din yung generation ng mga hydro plant. Tapos nakapag-contribute din yung Visayas grid. Exporting to the Luzon grid. Ang mas mababang singil sa kuryente, mararamdaman na raw sa electric bill ngayong Marso. Ngayong pumasok na ang panahon ng tag-init, sigurado mapapalakas sa inyong paggamit sa mga cooling devices tulad na lang ng electric fan at aircon. Kaya naman kung di magiging wise sa paggamit ng mga appliances, posible pa rin lumobo ang inyong bayarin sa kuryente. At asahan natin na sa susunod na mga araw ay pwede tayong makaranas ng mga mas mainit pang temperatura. Wala na po tayong nakikitang amihan o yung malamig na masa ng hangin na mula dito sa mainland Asia. Buwan ng Marso at Abril kadalasang naitatala ang pinakamainit na temperatura. Kaya sa pag-aaral ng Meralco, ito rin ang mga panahong sumisipa ang buwan ng konsumo. Ang pamilya Teves, mahigit 3,000 ang buwan ng bill sa kuryente. Halos wala kasing patayan ang 6 nilang electric fan. Wala pong patayan yung electric fan po namin. Kasi, dahil po may mga babies po, taas na taas po kami, kaya yung sa kisa mainit talaga po. Pero may paraan pa rin para makatipid. Ang isang household appliance ay mas mataas yung level ng performance o yung condition niya ay sabihin natin akma doon sa pangangailangan, mas energy efficient yan as compared to doon sa appliance na wala sa kondisyon. Lagi linisan ng mga electric fan at aircon. Kapag malinis kasi, mas malakas ang naibubugang hangin. Palitan ng fluorescent light ang mga dilaw na bumbilya. I-unplug ang mga appliances kung hindi naman ginagamit. Para sa mga karagdagang tips, mag-log on sa www.meralco.com.ph. Makabubuti rin ang pagtitipid sa kuryente, lalo na sa mga lugar na madalas magka-brownout tulad sa Mindanao. Pero siniguro naman ng Department of Energy na may mga power barges sa Mindanao na kayang punan ang kakulangan sa kuryente roon. Bernadette Reyes, GMA News.